Magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto po muli tayo. Pag-pray pa rin natin yung ating signal sa Wi-Fi. Ano po? Belated happy birthday po kay Pastora Heidi. Kausap ko si Pastora Heidi kanina. Si Pastora Heidi po ang ating kamanggagawa sa Panginoon sa Canada. Pagpalain po sila ng Panginoon, kasama niya po si Paul, yung kanya anak. Pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral. Salamat sa Diyos sa binibigay niya sa atin na signal ng internet. Naririto po tayo sa chapter 3. Dito po sa... Natapos na po tayo sa verse 14. Verse 15 po tayo ngayon. Ano po? Galatians chapter 3 verse 15. Babasahin ko po hanggang 25. Galatians chapter 3 verse 15 to 25. Pero bago po yon, tayo po muna ay manalangin. Awitin ko nga yung chorus nung palagi kong kinakanta pagka nag-iisa lang ako. At manghihiram po ako ng gitara sa kapatiran bukas or mamayang umaga, para makatugtog rin ako rito. Never alone, because I know my Lord is with me. Never alone, He's always standing by. Jesus has promised to take my hand and lead me. Never alone, never alone am I. Amen. Maraming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Ako ay hindi nag-iisa. Kasama ko po kayo rito ngayon. At kasama ko yung mga kapatid sa iba't ibang lugar na dumudulog sa inyo. Ninanais naming lalo kayong makilala at ninanais po namin ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa mga dakilang pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Salamat din po na inilagay niyo sa amin ang inyong Espiritu bilang patunay ng mana na tatanggapin namin sa inyo sa inyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kayong gumabay sa amin. I appreciate you, Holy Spirit. I recognize you. Kayo po ang pag-asa ko. Kayo ang dahilan. Kaya po ako nakakapagpatuloy. Sa inyong biyaya lamang po ako nakakatayo. Kaya hayaan nyo nga po, O Diyos, na habang nag-aaral kami, ang paglukob ng inyong presensya ang dumating sa bawat isa at magkaroon kami ng kalakasan sa aming pananampalataya, katatagan ng aming spirito. Lord, kaliwanagan sa kaisipan o kagalakan sa aming puso. Hallelujah. Magliwanag kayo sa aming buhay, Panginoon. We give you all the praise and all the glory. In Jesus' name, amen, amen. Purihin po ang Panginoon. Babasahin ko na po Galatians chapter 3, verse 15. Sabi po rito, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi maaaring basta na lang ipawalang bisa o dagdagan ng anumang kasundo ang nalagdaan na. Ganon din naman sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang salinlahi. Hindi niya sinabi sa mga apo mo na nangangahulugang marami, kundi sa apo mo na ang ibig sabihin ay iisa at ito'y walang iba kundi si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin, may kasundo ang ginawa ang Diyos kay Abraham at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang pangakong ito ay binigay niya 430 taon bago dumating ang kautusan. Kaya ang pangakong iyon ay hindi mapapawalang bisa o mapapawalang saysay ng kautusan. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. Now,
Yung bahagi ng paliwanag nito na pag-usapan na natin kahapon, ano po? So kung hindi nyo pa napapanood yung devotion kahapon, balikan nyo po para mapakinggan nyo yung bahagi ng paliwanag para dito sa mga talatang ito. Basically, ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo ay pinangakuan ng Panginoon si Abraham at yung pangako niya po, tuldok na. May tuldok na. Napararamihin kita at yung lahi mo, no, ay dadami, magiging kasing dami ng bituin, ibibigay ko sa inyo ang lupain na ito. Now, dadaan pa ang 430 years, no, bago mangyari yung kaganapan noon. Pero gagawin na talaga. Hindi nagkaroon ng condition nung nangako ang Panginoon kay Abraham. Hindi sinabi ng Panginoon, "O Abraham, gagawin ko sa iyo ito. Pero kinakailangan yung mga anak mo, magiging ganito muna, magiging ganyan, ha? Dahil baka bawiin ko yung pangako ko sa iyo." No. Ang Panginoon at kay Abraham, tinuldukan ng Panginoon yung pangako niya. At sinabi niya na yung lahat ng mangyayari hanggang sa maisakatuparan yung pangako ng Panginoon. At nangyari pa yon sa panahon pa nila Joshua, nila Josue. Pero ang point dito, wala pa yung mga kautusan na ibinigay kay Moses, pero may pangako na nahawak-hawak yung mga Israelita. Kagaya ng sabi ko dati, mga kapatid, yung mga kautusan po ay hindi ibinigay sa lumang tipan para tanggapin ng Panginoon yung mga Israelita at ariin kanya. Yung mga kautusan ay ibinigay sa kanila dahil inari na sila ng Panginoon na sa kanya. Dahil may relasyon ang Panginoon sa kanila. Para ipakita nga na separate sila sa ibang mga bansa. Hindi ibinigay sa mga bansa, sa kanila lang ibinigay. Now, meron akong ibibigay ng mga talata na basahin nyo na lang po, no? Para mabilis po tayo, no? Psalms chapter 147, verse 19 to 20. Psalms 147, verse 19 to 20. Leviticus chapter 20, verse 26, verse 24, verse 7 to 8. No? Leviticus chapter 20, verse 7 to 8, verse 24, verse 26. Deuteronomy chapter 7, verse 6. Deuteronomy chapter 7, verse 6. Deuteronomy chapter 26, verse 18 to 19. Deuteronomy chapter 26, verse 18 to 19. Hindi ko napapaliwanag, no? Pero basically, ang sinasabi rito, binukod talaga sila ng Panginoon. At ang dahilan kaya sila may kautusan ay para maging maipakita na sila ay tangi sa Panginoon. They are separate. Now, akala ng mga Israelita o ang interpretation ng iba, kaya pinapagawa ng Panginoon sa kanila yung mga kautusan ay para tanggapin sila. No, tinanggap na silang matagal. Yung kautusan ay binigay sa mga binigyan na ng pangako ng Panginoon. Now, pagdating sa New Testament, ang gustong gawin ng mga Hudyo, pasunurin tayo sa kautusan para makatanggap tayo ng pangako. Pero ang totoo, sabi rito, yung pangako ay naibigay kahit wala pa ng mga kautusan. At tatanggapin yung blessing ng tipanan sa Diyos, yung blessing ng ugnayan sa Diyos, hindi dahil doon sa mga kautusan, kundi dahil may nauna ng pangako ang Panginoon. Nagagawin niya talaga yon, no? So, tuloy po tayo. Kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Verse 19 po ng Galatians chapter 3. Ano ba ang silbi ng kautusan? No? Maganda pong maintindihan natin po ito eh. Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala sila, ngunit ito'y hanggang sa dumating lamang ang ipinangakong apo ni Abraham. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel at sila ang nagbigay nito sa mga tao sa tulong ng isang tagapamagitan, ngunit ang pangako ay hindi tulad nito. Dahil nang ibigay ito ng Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng tagapamagitan o mga anghel, kundi siya mismo. Kung ganoon, taliwas ba ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Kumbaga, yung kautusan, taliwas ba yan? Hindi. Sabi rito, hindi. Sapagkat kung ang kautusan ay makapagbibigay buhay, ito na sana ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Ngunit sinasabi ng kautusan na ang buong mundo ay alipin ng kasalanan.
Kaya ang mga sumasampalataya lamang kay Hesukristo ang makakatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Noong hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo, no, tandaan natin, noong hindi pa dumarating, sige, pagpe-pray po natin yan. Mga kapatid, nababasa nyo siguro yung, yung message ni Sister Gina Yen. Pakisama nyo po sa prayer yan. Nung hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo, para tayong mga bilanggo. Binilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Kristo para sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay maituring tayong matuwid. Ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin. No, naging tagapag-alaga, no? Kumbaga, hindi, sige, mamaya, tapusin ko lang muna ito. At ngayon, may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Ibinigay yung kautusan, hindi po para ang mga tao ay malayo sa Panginoon, kundi tagapagtawid siya. Kasi yung buong kautusan is a shadow of who Jesus is, yung kabanalan at katuwiran ng Diyos. Gaano kabanal ang Diyos? Gaano katuwid ang Diyos? Pagdating dito, no, yung kautusan na nagpakita sa atin gaano siya kabanal at katuwid, sobrang dami ng reglamento. Sobrang dami ng requirement para ikaw ay maging matuwid at banal sa paningin ng Diyos. Ang dami, ilang daang kautusan yan. Ceremonial laws na tinatawag, no? Moral laws. Para ipakita sa mga tao kung ano yung standard ng Diyos. Ayan ang Diyos, ito kayo, oh. Now, kaya ibinigay yon, pansamantala na naroroon yon. Pero pagdating ng Panginoon, Jesus, yung lahat ng naroroon, nabuo sa katauhan ng Panginoong Jesus at ginanap niya ang kautusan. Para yung kahirapan, yung hindi nating kakayanan na magawa yung lahat na nasa kautusan. Kasi yung mga tao, now, on Israel's part, liko talaga yung puso nila eh, ayaw talaga nila eh. Tinapos ng Panginoong Jesus yon. Now, mas maipapaliwanag yan sa atin kung pumunta tayo sa aklat ng Hebreo. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10. Verse 1 to 17. Hebreo chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 1 to 17. Mula verse 1, babasahin ko na po. Pakilista po ninyo. Hebrews chapter 10, verse 1 to 17. Okay. Ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. Kahit naghahandog para sa kasalanan, hindi nagiging banal yung tao. Now, meron akong isang kwento dyan na ginagamit para i-explain yung kaibahan ng Panginoong Jesus bilang handog, bilang tupa, no? Yung kordero na inialay para sa atin at yung mga hinahandog sa Old Testament ng mga Israel. Parang ganito yan. Halimbawa kami ni I.M. Diane Rose. Yan, kaming dalawa niyan. Halimbawa, kami ay nag-away. Nagmurahan kami. Na nagsakitang kami sa isa't isa. Halimbawa lang po, no? No, mabait yan. Kaibigan ko po yan. Kapatiran po natin sa Taiwan yan. Halimbawa, nag-away kami. Para kami ay mapatawad. No? At yung lahat ng kasalanan pa ng ibang mga tao, para po mapatawad, taon-taon naghahandog or kami, ako na lang, no, yung doon na lang nga kami sa sarili namin, wag na yung pangkalahatan, no. Kaming dalawa ay maghahandog para sa kasalanan namin. At para kami ay mapatawad, ayun na nga, magkakaroon ng handog. At pagka nagkaroon ng handog, patatawarin ng Panginoon, no? Tinanggap yung handog, okay. Absuelto na. Pagkaraan ng sumunod na taon, nag-away na naman kami. Nakagawa na naman kami ng hindi maganda. Or siguro, hindi kami yan nag-away o meron kaming ginawang hindi maganda sa ibang tao. Maghahandog na naman. At pagka naghandog, okay, napatawad na uli.
At no sumunod na taon, meron na naman kami nagawang ano, kasalanan. Handog na naman. Okay, napatawad na naman uli. At may nagawa na naman kasalanan, kaya maghahandog uli. Okay, may na ano na naman. Anong problema? Napapatawad yung ginagawa na kasalanan sa bayan, pero hindi nababago yung mga tao. Ngayon, nung ang Panginoong Jesus ang hinandog. Now, number one, bukod sa yung dugo ng Panginoon ay mas dakila kaysa dugo ng mga hayop, my point here is this. Yung pagkamatay ng Panginoon, yung pagkahandog niya sa atin, hindi lang tayo binigyan ng kapatawaran at kalinisan sa ating mga kasalanan. Ano pa ang sumunod? Ibinigay niya ang Espiritu niya sa atin. Yung mga kautusan na nandiyan dyan, ang mga nakapaskil, hindi bumabait yung tao, hindi nababago yung tao. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus at namatay siya sa krus, may ginawa pa siyang isa. Nilinis niya tayo ng malinis, binigay niya yung kabanalan niya sa atin, hindi pwedeng maibigay sa atin yung kabanalan ng hayop eh. Yung katuwiran ng hayop eh, nung dugo ng hayop. Ang ginawa ng Panginoon, yung katuwiran niya at kabanalan niyang binigay sa atin at ibinigay sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Ipinasok sa katawan natin, we have been born again. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Kaya hindi ka na kinakailangang palaging nagkakasala. Hindi ka na alipin ng kasalanan ngayon. Binigyan tayo, yung binabanggit natin simula pa nung isang linggo or 2 weeks ago pa, binigyan niya tayo ng bagong buhay para makapamuhay para sa Diyos. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo kinakailangang alagaan ng kautusan. Tayo na ay malaya sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen po. Tuloy ko yung pagbasa rito, verse 2. Sa Hebreo chapter 10, verse 2 po ako. Dahil kung napatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigi ng kanilang budhi at hindi na nila kailangang maghandog pa. No, yung pag-uusig sa budhi. May nakalagay nga sa ano eh. 1 John 3:20. 1 Juan 3:20. Sabi po rito, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Kung umpisa ako sa verse 19, sa ganitong paraan mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos. Ang point naman dito sa 1 John ay ganito. Minsan tayo, nasa Panginoon tayo, di ba po? Nang hina ka, nakagawa ka na hindi maganda. Naku Panginoon, patawarin niyo po ako. Nung balik ako sa inyo, palakasin niyo po ako. At ang Panginoon, nangako siya na tayo'y sa Kanya, no? Inire-restore niya tayo. Sabi rito sa Revelation po. Revelation chapter 3. Pahayag chapter 3. Verse 19. Pahayag chapter 3 verse 19. Sabi po rito, Revelation chapter 3 verse 19. Sige po, sulat ninyo. Hintay ko na maisulat ninyo bago ko basahin. Yan. Sabi po rito, ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina, kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Now, minsan tayo, pagka tayo ay lumalapit na uli sa Panginoon, Lord, nadapa ako, nagkamali ako, ibangon niyo uli ako, patawarin niyo ako, Panginoon. In Jesus name, amen. Ay, hindi ko nararamdaman na pinatawad ako eh. May bigat pa rin sa akin eh. May suntok pa rin sa damdamin eh. Nakukonsensya pa rin ako eh. Ang sinasabi ng mga talata na binasa natin, diyan sa unang 1 John chapter 30, God is greater than your heart even when, kanta nga yan eh, for even when your heart condemns you, God is greater than your heart.
Hindi ko feeling na napatawad na ako. Feeling mo lang yon. Ang Diyos ay tapat at ang kanyang kapatawaran at pagbabangon sa kanyang anak ay hindi nakabase sa kung ano'y nararamdaman mo. God is greater than your heart. Yun yung sinasabi rito. No? Tuloy po tayo. Balik tayo sa Hebreo. Tandaan po natin yan. Ano po? Minsan nag-aantay tayo ng feeling, but we really need faith, not feeling. Lalo na pagdating sa biyaya ng Diyos, lalo na pagdating sa pagkapatawaran ng Diyos. It is not, we don't receive salvation by feeling. We receive it by faith. Amen po. We don't receive forgiveness by feeling. We receive forgiveness by faith. Amen? Kaya yung iba, iniisip nila, nanghina ako kasi ako this week eh. Hayaan nyo lang muna, hindi muna ako makasimba ngayon. Magpapalakas pa muna ako. No, you can receive strength like this. Saan ganyan? Pwede ka ibangon ng Panginoon, itaguyod ng Panginoon. Para hindi ka na kinakailangan dumaan pa doon sa period na hayaan nyo muna, medyo mabigat-bigat yung pagkabagsak ko. Kaya bigyan nyo muna ako ng isang buwan para makabawi. Ano? Ganun, no? Amen po ba? Tuloy po tayo. Verse 3. Ngunit ang paghandog, Hebreo chapter 10 po ako, bumalik ako sa Hebreo chapter 10, verse 3. Ngunit ang paghandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi makapag-alis ng kasalanan ng ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila, no? Yan na nga, pinaliwanag ko na. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, no? Verse 5, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis, kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, o Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa atin. Makikita po yun, no? Prophecy yun, na kanta, no? Ni David, na ang pumapatungkol pala sa Panginoong Jesus. Psalms chapter 40, verse 6 to 8. Salmo chapter 40, verse 6 to 8. Mga awit, chapter 40, verse 6 to 8. Hindi ko na babalikan. Ang sinasabi ng Panginoon, nung dumating ang Panginoong Jesus, sabi niya, ako na, eto na, ang handog na talagang, ano yung sabi ni, ano? Ni John sa Mateo, sa aklat ng Juan. Ano sabi niya, nung dumadaan ang Panginoon at nandoon yung kanyang mga alagad, no? Hanapin natin, ha? Dito po, ha? Sa John chapter 3, chapter 1, verse 35. Kinabukasan, John chapter 1, verse 35. Kinabukasan, naroon uli si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, narito na ang tupa ng Diyos. Narito na. Eto na yung handog na totoo. Ito na yung mag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, hindi naging kalugod-lugod sa Diyos yung mga handog. Eh bakit hindi kasi, no, ito po yung ano ko eh, tanong ko dati. Bakit hindi kasi nagkatawang tao ang Panginoon nung Old Testament pa? Bakit hindi nagkatawang tao ang Panginoon nung panahon nila David? Nung panahon ni Abraham? Pag nalaman natin ang sagot dyan, ano, ako na ho, ang ika-apat na persona. May kapanahunan ang Diyos. Sabi sa Galatians chapter 4:4 nga po eh. Hindi 4:4. Galatians chapter
Galatians chapter 4:4 nga, sabi rito, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Now, darating pa naman tayo sa chapter 4, hindi ko na ipapaliwanag yan, ha? Pagdating na natin sa chapter 4. But the point is, nang dumating na ang takdang panahon, sa King James sabi, in the fullness of time, nung eksaktong panahon na na itinakda ng Diyos, God sent His Son nung kapanahunan, may timing. So, kaya hindi nagkatawang tao ang Panginoon nung panahon ni Abraham, ni David, may timing ang Panginoon dyan. So, tuloy tayo rito. Verse 8 na po ako. Balik tayo sa Hebreo chapter 10, verse 8. Una, sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob, at hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis kahit na ipinatupad ito ng kautusan. Hindi talaga nakaano eh, hindi talaga naka-satisfy. Kaya lang, there's no other way eh. Nung panahon na yon, kaya nga pansamantala lang yun eh. Parang tagapag-alaga nga, tagapagtawid. Yung mga ginagawang paghahandog noon was a shadow. It is a shadow. Para malugod ang Panginoon, no? Ma-meet yung justice ng Panginoon. Verse 9. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, nandito ako para sundin ang kalooban mo. Wow! Nandito na ako. Ako na, naririto na ako. Purihin ng Panginoon. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ng paghahandog ni Kristo. Pinalitan na ng Diyos nung dumating ang Panginoong Hesus. Hindi na kinakailangan na yung paghahandog ng mga hayop para angkinin mo na napatawad ka. Hindi ka na kinakailangang tuliin para angkinin mo na may relasyon ka sa Diyos. No! Sa pamamagitan na ng Panginoong Hesus yan. Pag nananampalataya ka sa Panginoon, tinupad niya yung lahat ng nakakalugod sa Diyos. At pagka ang pananampalataya mo ay sa Kanya, ibinibigay niya sa iyo. Kaya ang Panginoon nalulugod sa iyo, tinatawag kang Kanyang anak. Ano sabi rito? Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ng paghahandog ni Kristo. Kaya nga naiinis si Apostol Pablo, eh, bakit ba sinasabi pa sa mga taga-Galacia eh, na kailangan magpatuli pa kayo, maghandog pa kayo. Tinanggal na nga ng Panginoon yun. Verse 10, at dahil sinunod ni Hesukristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Tinapos na ng Panginoon yon. Once lang yon. Now, alam nyo yung communion? Yun ang ipinapahayag niya, eh, di po ba? Yung kamatayan ng Panginoon at pagbabalik niya. Now, may mga nagtuturo naman na pagka nagko-communion ka, yung tinapay na yon ay nagiging aktual na katawan ng Panginoon. At yung inumin ay nagiging aktual na dugo ng Panginoon. Hindi po totoo yun. Kasi kung nagiging aktual na katawan ng Panginoon yung kinakain at aktual na dugo yung iniinom, nung time na yon through the mystery raw, eh di parang paulit-ulit yung kamatayan ng Panginoon. Eh tinapos na ng Panginoon yan. Tapos na. No? Tuloy po natin. Verse 12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, tapos na. O, basahin nyo rin yung verse na ibinigay ng kapatid natin dyan. O, Hebreo 9:22. Basahin nyo rin po. Tapos na. Hindi na pwedeng maulit. Natuldukan niya na yung pagliligtas, pagpapatawad sa atin. Verse 13. At hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. There's a time na magwawakas lahat ng gawa ng kaaway. Lahat ng kaaway ng Panginoon ay mapapatahimik. No, sabi sa Pilipos, sa Pilipos
darating yung time na yon na lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magpapahayag na ang Panginoong Jesus ay Panginoon sa kapurihan ng Ama. Lahat, pagka sinabing lahat, lahat, mapipilitang sumuko ang lahat ng tao at sasabihin nila, oh, okay, totoo nga, Panginoong Jesus nga. Ngayon, tuloy tayo. Verse 14. Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatotoo tungkol dito sapagkat sinabi niya, ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko. Now, take note, mga kapatid. Diretso ako, ha? Babasahin ko, tatapusin ko. Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon, sabi ng Panginoon. Sino yung Panginoon dito na nagsasalita? Ang banal na Espiritu po pala yan. In the Old Testament pa lang, nagsasalita ang banal na Espiritu, ginagamit niya yung kanyang propeta. Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Jeremiah po yan, 31, verse 33 to 34. Dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. At dahil napatawad na ang kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Naintindihan po ba ninyo? Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Na bakit nyo kailangan magpatuli? Ba't kailangan nyo maghandog na naman? Hindi na, sinabi na ng Panginoon, tayo, hindi na tayo, no, dumating na ang Panginoong Jesus, nalubos na yung isang handog na yon. Pangalawa, hindi na tayo sa kautusan na yun lahat ng mga reglamento na yan, yung gano'n, kailangan masunod ko yun. Nasa bulletin board kasi, guidelines kasi yun eh. Anong nasa sa atin? Inilalagay sa puso natin. No? Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Sino nagsabi niyan? Ang Holy Spirit. So, pagka nagpatuloy tayo sa Galatians, ano po, sa bandang dulo, magugulat kayo, pagdating sa bandang dulo ng Galatians, sa chapter 5, ang pinag-uusapan dito, bunga ng Espiritu. Bakit? Kasi nga, ganun nga yung ginawa ng Panginoon. If the Holy Spirit is in you, kumikilos ka ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa ulo mo yung lahat ng utos. No. Ang kautosan na nasa sa iyo, yung galing sa pag-ibig ng Diyos, sa pagkilos ng banal na Espiritu, ginagawa mo ng kusa ng may pagsunod sa Panginoon. Eh, paano po kung hindi sumunod tapos namatay? Hindi. My sheep know my voice, sabi ng Panginoong Jesus. Sumusunod sila pagka tumawag ako. Amen? Anong oras na? O yan, nag-extend tayo ng 2 minutes. So, balik tayo sa Galacia. So, yan na yung katapusan ng chapter 3, verse 15 to 25. Ngayon, bukas, itutuloy natin, verse 26 naman tayo. Chapter 3, verse 26 to 29. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na kung hindi nyo napanood yung previous devotion, yung devotion ng mga ilang araw, balikan po ninyo. Para talagang makita nyo yung buong kabuuan ng picture at maitatak talaga na maitatak sa inyo kung ano yung sinasabi, yung pangako natin ng Diyos sa atin sa kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. Magpatuloy po tayo bukas ng pag-aaral. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy nyo po ako ipanalangin dito. Salamat po sa nagkakaloob para sa pagmimisyon. Pagka po kayo ay nagkakaloob, hindi lang po ginagamit dito yan. Pati po sa Dubai, nandun po yung anak ko, siya naman ang nagmimisyon doon. At sa iba pa nating mga gawain, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ay mabuti. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa inyo. Unti-unti, Lord, tumatatak na sa isip at puso namin ang katotohanan ng inyong mga salita. At unti-unting naiintindihan namin, Panginoon, ang hiwaga ng inyong biyaya sa amin. Salamat po, salamat po,
Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila at paghanga. Worthy is the Lamb that was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Hallelujah. Sa amin sa oras na ito, nadalangin ko po ang kalakasan ng inyong spirito. Hallelujah. Strength for the day and bright hope for tomorrow. Salamat po, Ama. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Emma, God bless po sa inyo dyan sa New York. Binabati ko muli yung aking pamilya sa Taiwan, si Pastora Never, si Limuel, si Shaleb at si Evangel at yung anak ko po na nasa UAE ngayon, si Wewe, si Joel. At sa inyo po lahat, God bless po sa inyo. Palain kayo ng Panginoon. See you tomorrow po.